Magandang umaga, bayan! Araw po ng Martes, kabayan. Martes, October 15, 2024. Uy, sweldo pala ngayon, ha? Yung may mga sesweldoin pa. Nakandaan ako kaming tumanggap ng inyong mga Viber sa Teleradio Servicio Viber number 0919-278-3000. 0919-278-3000. At ang kabayan Viber number 0898-007-5296. 0898-007-5296. Lahat yung mga kabayan, lalong-lalo ng mga motorista, lalong-lalo na po ang mga public utility vehicle, ang sasalubong po sa inyo ngayong umaga ay ang tumaas na presyo ng diesel na 2 pesos and 70 centavos. Ang gasolina po ay 2 pesos and 60 centavos. Itong agang-maagang ito ay nagbabalita na at nagsiservisyo si Marlene Padiernos, lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Marlene, good morning! Magandang umaga, kabayan. Nandito ko ngayon sa overpass sa tapat ng Tech Hub sa bahagi po rin ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. At ito yung live situation ng daloy ng trapiko ngayon dito. Ito yung westbound lane o yung kalsada pupunta sa o galing sa Fairview papunta yan sa Quezon City Memorial Circle. Dito pa rin yan sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Makikita nyo, mabigat ang dali ng traffic. Marlene. At mas yes, kumayan. Pansinin mo yung nasa right side mo, yung walang dumadaan na bicycle lane yan, bicycle lane. Napakalapad na bicycle lane. Sayang sa umagang-umagang ganito, dapat yan pinapadaanan ng motorsiklo. Ha? Walang dumadaan na bicycle. At kung may dumadaan man dyan, yung mga nag-e-exercise na bicycle na mga nagbibisikleta. So sayang, hindi pinag-aaralan ng pag-aralan sana ng Metro Manila Development Authority o kaya ng Quezon City Government kung paano magagamit ang naturang kalsada. Napakalapad, oh, sayang, hindi nagagamit habang nagsisiksikan sa gitna, kung napapansin mo. Yes, tama ka dyan, kabayan. Actually, itong sinasabi mong bakante na bicycle lane, kabayan, may mga naka-standby dyan na mga tauhan ng Department of Public Order and Safety kasi nanguhuli sila ng mga motorsiklo na dumadaan dito sa bicycle lane, kabayan. So kanina, may naabutan tayong tatlong motorsiklo na nahuli na itong mga otoridad na nagbabantay dito sa bicycle lane dahil kaya nga pinagbabawal na exclusive lang. Kaya nga, ay sayang, kabayan. Sayang eh. Sayang, hindi dapat silang nanguhuli lamang. Yan yata yung mga, ano yun, para sa disiplina. Tapos, ngayong umaga uli, sa kanto ng Tandang Sora at Commonwealth Avenue, meron na naman isang nakatunganga na tauhan ng Metro Manila Development Authority na tinitingnan naman ay yung mga violator ng number coding. Yun, nando sa gitna, halos masagasaan mo na eh. Nakatanga doon sa kanto ng Commonwealth Avenue at Tandang Sora. Yun ay araw-araw tuwing umaga. Mamaya wala na siya doon. Yes, tama ko yung kabayan, na-observahan din natin yan kanina. Pero kabayan, dito sa Commonwealth, dito sa bahagi ng westbound lane, sa tapat ng Techno Hub, share ko lang kabayan, kanina mas napapalpas na doon nagang paindigat ng dali ng traffic dito. Dahil doon sa tatlong sasakyan na nagkabumbuan dito sa gitna ng westbound lane sa papatang Techno Hub. Ayon doon sa mga nakakita ay may sumingit daw kasi na motorsiklo doon sa harap ng unang sasakyan. Dahilan kaya napapreno ito na nag-domino effect naman doon sa dalawang sasakyan na kasunod niya. Yan, kabayan, ay nagresulta palalo ng mas mabigat na dali ng trapiko dito sa bahagi ng westbound lane. At ito nga ay na-respondihan naman agad ng mga tauhan ng NLDA at kasi ngayon ay pinapabigyan na sila sa gilid ng kalsada para ayusin yung oaragihin yung nangyari ngang aksidente sa kanilang mga sasakyan. Kabayan, kanina nag-ikot tayo doon sa bahagi ng eastbound lane naman, yung kalsada papunta sa Fairview.
At doon sa bahagi ng Sora Kabayana ay mahagyaring bumagal yung dali ng trapiko kasi mayroon ulit o mayroon ding nangyaring bumbuan doon sa bahagi ng Tandang Sora kung saan ay isang motorsiklo, isang sasakyan naman yung involved doon sa nangyaring aksidente. So yan, Kabayan, yung isa sa mga dahilan ng mas nagpapabigatan ng dali ng trapiko ngayon dito sa Commonwealth Avenue, Kabayan. Bukod pa diyan, yung mga sinasabi natin o yung mga madalas na natin nakita na mga PUP na nagbabatid sasakay ng mga sasakyan o ng mga pasahero sa gitna ng kalsada, Kabayan. So yan yung mga naobserbahan natin sa ngayon dito. At hanggang ngayon, ipapatuloy pa rin ito pabigat na dali ng traffic dito sa Commonwealth Avenue at lalo na dito sa Westbound Lane. Nagsimula yan hanggang doon sa Luzon at patuloy-tuloy na yan hanggang sa Filcoa at doon sa Electrical Road kung saan maghahati yung mga sasakyan patungo sa Quezon Avenue at patungo doon sa Quezon City Memorial Circle, Kabayan. Maraming salamat, Marlene Padianos, nagbabalita at nagsiservisyo mula sa lagay ng topic ko sa Commonwealth Avenue. Kanina naman, doon sa may tapat na ng Quezon City Quezon Memorial Circle, malapit na sa tumbok ng Quezon Avenue at saka Quezon Memorial Circle, meron namang isang motorcycle traffic enforcer ng DPOS o DPOS na nagsiselfie. Pag ganun-ganun pa, oh. Ay, grabe. Nakakagigil habang nagpapatintero ang ating mga kababayan sa traffic sa Commonwealth Avenue. Ay, nako. DPOS. Yan bang head ng DPOS? Pangit pakinggan yung DPOS, eh. Palitan mo lang yung D ng T, eh. Pangit ng tawag. Sino-sinong head? Ayun, isang tao niya na motorsiklo pa. Sayang pa ang gasolina ang ginagamit. Ah, si General Elmo San Diego pa rin. Ay, General! Eh, kayang-kaya ho niya na naging general ho kayo ng PNP. Eh, disiplinahin po ninyo ang inyong mga tauhan, eh. Eh, nagsiselfie pa. Siya po ang chief ng Quezon City Department of Public Order and Safety. Public Order and Safety, ha? 15 minuto makalipas ang ikawalo. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Ay, may sunog ho sa residential area sa Santa Ana, Maynila. Nasa fourth alarm na. At pinuntahan ho at ibabalita sa atin at isiservisyo po ni Steve Russ. Steve, good morning! Kabayan, nabulabog ang mga residente ng Barangay 775 Santa Ana, Manila. Matapos nga ang sunog na sumiklab sa residential area dito sa bahagi ng Radium Street. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy alas 6:06 ng umaga kanina at agad itong inakyat sa ikatlong alarma pagkalipas ng 22 minuto. Dahil sa gawa sa light materials ang bahay at pabilis na kumalat ang apoy, alas 6:48 ngayong umaga, inakyat na ng BFP ang sunog sa ika-4 na alarma kung saan nasa 13 bombero ng truck ang nagtutulungan para maapula itong apoy. Kanya-kanya ng salba ng gamit itong mga residente kaya napuno na ng mga gamit sa bahay itong kahabaan ng Onyx Street. Ang ilang residente dito, Kabayan, ay nag-iiyakan na kasi ang ilan nilang kaanak ay nasa loob pa mismo ng bahay dahil inuuna yung pagsalba sa kanilang mga gamit kahit sinisigawan na nila na bumaba na baka mas lumakas yung apoy. Sa ngayon, Kabayan, makapal na itim na usok pa rin yung pumapaligid sa mga bahay dito at nananatili ang sunog sa ika-4 na alarma. Nagtutulungan na rin ang mga residente at mga bumbero para mapula nga itong malakas na apoy. Kabayan. Maraming salamat na nagbabalita at nagseserbisyo sa Steve Russ. 17 minuto makalipas ang ikawalo ng umaga. Uy, nasa kabilang linya na po si Mayor Romeo Moreno ng Paracale, Camarines Norte, sapagkat binalita po sa ating kahapon ng PAOK na 11 mga Chinese nationals ang natuklasan na nagtatrabaho sa isang illegal na minahan sa Barangay Tugo sa Paracale, Camarines Norte, sa kabila ng lahat na ang kanilang dokumento ay tourist visa lamang. So, siyempre si Mayor, Mayor, sorry, pero imposible yatang hindi po ninyo alam na merong mga Chinese, mga incheck na nagmimina dyan sa inyong lugar na illegal ang kanilang ginagawa. Magandang umaga po, Mayor. Salamat po.
Mayor. Hello. Good morning. Opo, good morning po. Nabanggit po nga namin kahapon na imposible namang hindi nyo alam na meron nung nagmimina na mga illegal na incheck at illegal pa ang mining diyan sa Tugos, Barangay Tugos, Paracale. Ganito po kasi yung pangyayari niyan. Bali, may mga presence ng Chinese dito sa aking lugar. Okay. Hindi pa man ngayon, nung mga nakalipas pang panahon, meron na talaga. Okay. Pero hindi namin alam na itong mga Chinese na ito ay may ibang purpose dito sa aking bayan. Nalaman lang po ko ito nung may pumunta sa akin, mga 3 weeks before, bago magkaroon ng mission ng AFP Intelligence, na meron silang sino-surveillance ng mga Chinese na iba ang ginagawa dito sa aking bayan. Kasi ako naniniwala, sa tagal ko bilang local chief executive nitong bayan ng Paracale, 30 years na po ako sa serbisyo bilang public official. So sanay ako na may mga ilang Chinese dito, pero as a tourist, hindi po involved sa mining. Ngayon lang, nagulat kami nung biglang may dumating sa akin na intelligence group ng Army na meron silang sino-surveillance na parang itong mga Chinese na ito ay connected sa isang processing plant dito sa ating lugar. So, parang ang naramdaman ko dun sa mga Army, tinitingnan nila kung ako'y may connivance o may alam dito sa bagay na ito. Nung naramdaman nila na wala akong pagkakaalam dito, nakipag-coordinate na sila sa akin. Nakiusap lang na kung maari, wag kahit sino, walang makakaalam nitong ginagawa dahil ito'y mission nila. Dahil ang Pilipinas ngayon ay masyadong alarming yung pagpasok dito ng mga Chinese national na iba yung intention. Hindi magandang hanap buhay yung dinadala dito sa ating bansa. At nitong nakaraang araw, dumating na ang Bureau of Immigration, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Philippine Army joint with PNP, at ito po ay pinasok nila itong plantang ito through dun sa order mission sa kanila galing sa itaas. So dito na namin nalaman na meron pang ibang illegal activities or violation yung nasabing planta. Eh, hindi ho ba kayo nagtaka na mga Chinese ang nag-ooperate nung minahan? Namin yun alam kasi ito bakit ay pribadong po? Lugar. Hindi ka pwedeng basta makapasok dito nang wala kang permiso sa may-ari. Hindi naman namin alam na yun na pala ay kapartner yung mga Chinese na yun na naandito sa lugar ko. Hmm? Kapartner na nung plantang yun na nagtatrabaho doon sa loob ng planta. Nalaman ko lang yan doon sa Armed Forces of the Philippines Intelligence. Ano po ba? Ay samantalang 11 Chinese ito, wala pang dokumento at ang dokumento nila ay tourist visa. Ay yes. Hindi ho ba binibigyan pa rin, dumadaan pa rin ang permiso niyan sa local government kahit private property ang lugar? Bali ganito po, yung dati kong chief of police na nalipat na sa ibang area, bali kampante ako kasi nag-report siya sa akin, Mayor, may mga Chinese national na present dito sa Paracale. Ina-account namin at kinukuha namin ang data kung ano yung kung ano sila. Pero base dun sa information po sa akin, sila ay tourist visa lang ang meron. Mm. Wala silang working visa. Ngayon lang namin na found out na talagang itong mga Chinese na ito ay kapartner na nung isa sa operator dito ng planta dito sa aming lugar. Pero ang laki ho nito, Mayor, eh. Parang sinabi ho niya, Mayor. Dati na po itong nag-ooperate. May isa siyang planta na may permit. So kaya kami kampante. So more than 10 years na ito na nag-ooperate dito. Ito ay with, meron itong permit. May ECC. Kaya lang, hindi namin alam na meron palang expansion na ginagawa siya na ang ka-partner niya dito is mga Chinese. Sa pagkakaalam ko po, parang ka-partner. Oho nga, pero wala ba nagsusumbong sa inyo na mayor? May mga Chinese ho dyan, nagtatrabaho sa loob ng plantahan. Wala po, wala. Ang nagsumbong lang po sa akin, itong Armed Forces of the Philippine Intelligence
na meron pala yung ito palang mga Chinese na present dito sa amin, hindi lang tourist ang ginagawa. They are also working dito sa lugar na ito, na sa pribadong lugar na pag-aari ng isang kasamahan namin na public official din ng aming bayan. Ayun! Eh, kaya pala hindi nyo magalaw eh. Public official din pala ng inyong bayan eh. Hindi naman po hindi magalaw. Public official din po. Ang alam namin, siya ay isang public official, hindi siya gagawa ng hindi maganda na ito. Ay hindi ho, hindi ho. Hindi ganun ang lahat ng public official. Maraming ang public official po na hindi maganda ang ginagawa eh. Di ba yung mga natuklasan natin no, sa Pogo? Pero anong klaseng public official yan? Anong kanyang posisyon? Kunsihal po. Ayun pala naman eh. Kunsihal pala naman eh. Kaya siguro hindi nyo magalaw. Hindi naman po. Hindi naman po namin alam kasi ang lahat ng processing plant dito is may permit naman eh. So, kampante kami, hindi naman namin alam na meron na palang ibang nangyayari doon sa loob ng private compound niya. Hindi nyo alam na marami hong Chinese doon? 11 yun? Hindi naman po namin alam na yung mga Chinese na yun ay nagtratrabaho doon. Ah? Ang alam namin, nandito lang sila para tingnan ang lugar namin. Saan ho bang maganda sa lugar nyo? Dito kasi po yung Calaguas Island. Calaguas, yung, okay. Opo. Dito po ang pinaka malapit na daan, maikling oras para marating mo yung Calaguas Island. Eh, pero alam nyo may ginagawang minahan ho dyan ng ginto at saka silver? Yes, ito po ang kabuhayan dito sa amin. Okay, okay nga. Kabuhayan nga po niyo yung mayor. Is mining. Pero hindi ba niyo alam na sinisira ho nilo ninyo ang environment ng inyong bayan dahil illegal ang construction ng processing plant? Hindi naman po kami yung sapat na ahensya para magbigay ng permiso dito. Kahit pa ho, mayor. Ang amin lang. May kapangyarihan ka pa rin. Nating nang kung tama ang kanilang ginagawa. Yes, mayor, opo, mayor kayo na, eh. Mayor ho kayo. Opo. Ay pag yes, kung ako mayor eh, titingnan ko 'yan. Ang lalaki ng equipment 'to, oh. Oh, hindi po. Hindi ay yung wastewater ho niya, saan napupunta ang wastewater nila? May katabing ilog ba 'yan? Kaya nga po, doon na nga po na found out yung lahat ng violation pagpasok ay, ng Jesus Maria Joseph, ayan oh. Ayan oh, ang lalaki ng makina po, mayor. Maingay pati yes. Ho 'yan. Yes po. Yes po. Ngayon lang din naman po namin yan nakita. Kailan pa ho ba itong minahan? Lugar po yan. Kailan pa ho ba itong minahan na ito, Mayor? Ano po? Kailan pa ho ginawa? Kailan pa nagsimula? Ngayon lang yata po yan na taon. Hindi ho Hindi ho Eh, lumana. Eh, mga makina eh. Lumana eh. At saka yung lugar hindi ho ganun kabago. Lumana ho. Ayan oh, yung mga bodega. Diba sabi ko po sa inyo, may dating planta sila na may permit. Ayan na nga po. Ay expansion. Yun na rin expansion yata yung ginagawa. Yun na rin yun. Expansion or what? Eh, minahan pa rin yan. So, Mayor, kami ho hindi naniniwala. Sorry, hindi kami naniniwala na hindi nyo alam ang naturang minahan. Ako sa totoo lang po, pero sa totoo lang po, kabayan, andyan ang Panginoon Diyos. Ako. Alam po namin na merong processing plant si Kunsihala. Pero hindi namin alam na meron silang panibagong ginagawang expansion na ang kapartner ay mga Chinese. Nag-arise lang po itong problemang ito dahil tayo ay mahigpit ngayon sa mga foreign national, specifically sa mga Chinese national. Hindi ho, matagal na ho ito. 11 ho itong Chinese na ito. Imposible, hindi nyo alam ang nangyayari dyan sa loob. Sorry, Mayor, pero hindi ho kami maniniwala sa inyo na hindi nyo alam, katulad din ho kayo ng ibang mayor na sinasabi nilang hindi nila alam na may puguan sa kanila lugar, pero napakaraming gusali ang itinayo na hindi nila alam. Eh kayo pwede po naman, eh, na, pwede may mga gusali din ho tinayo dyan eh. Pwede naman po kayong magtanong. Hindi ko naman din po kayo pinagbabawalan na mag-interview at mag-CI tungkol sa aking pagkatao. At pwede kayo magtanong din dun sa Armed Forces of the Philippines Intelligence na
kung ano talaga itong pangyayaring ito dito sa aking bayan. Nagtanong na ho kami. Well, hindi ko po kayo kung ayan man ang akusasyon ninyo. Mayor, nagtanong na ho kami. On the air pa. At saka sa PAOK. Dahil kasama po sila sa nag-grade yan. Pwede po kayong magtanong. Pwede po kayo. Hindi, nagtanong na ho kami. Ninyo. Tapos na ho. Kaya nga namin in-interview kayo eh. Tapos na ho kami nga magtanong sa nag-grade ho dyan eh. But anyway, sana ho ay hindi na mangyayari ito sa Paracale Mayor. Baka mayroon pa kaming ibang matuklasan na illegal na nangyayari dyan. Ay ngayon pa lamang po, alamin na ninyo. Okay po. Maraming yun, salamat opo, po opo, sa iyong opo. Paalala. Maraming salamat din po, Mayor. Mayor Romeo Moreno po ng Paracale, Camarines Norte. Ang pinag-uusapan po namin ni Mayor ay yung naaresto nung isang linggo na 11 Chinese nationals na natuklasan na nagtatrabaho sa isang ilegal na minahan sa Barangay Tugos sa Paracale, Camarines Norte. Sa kabila ng lahat na ito ay tourist visa lamang ang daladala nilang dokumento. Ay kung si Hala pala ang may-ari naman ito eh. Kaya pala naman na kampante si Mayor. Ang mga opisyal ng Bureau of Immigration, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police ang humuli po sa mga Chinese na nagtatrabaho sa naturang lugar. Alam ba ninyo kung sino po ang nagsumbong? Inalerto po ng governor ng probinsya, hindi po si mayor ha, ang governor ng probinsya ang ano ito? Sino mga tao itong may takip? Yan ba nahuli doon? Yan yan nahuli. Okay. Ang governor po ng probinsya, yun ang hindi nabanggit natin kay mayor. Hindi ho yung konsehalan ninyo na may-ari, mayor. At ang PAOK ay nagsabi po na merong Environmental Compliance Certificate o DNR. Nako, isa pa ito. Isa pa itong DNR. Nag-ooperate po ng may kinakailangang ECC ang naturang minahan. But ito ay sumobra, yung sinasabi siguro ni Mayor, sumobra po ito sa coverage ng naturang lisensya. Parang ganun din na ginagawa ng mga, anong tawag dito? Yung mga namumutol ng puno. Ha? Yung kanilang lisensya ay ganito, ilang ektarya. Pero ang pinuputol nilang puno, yung munang labas ng kanilang lisensya. Tapos ituturo nila, wala pa kaming ginagalaw dito sa aming lisensya. Kasi ang ginagalaw nila, yung outside ng kanilang lisensya. Ganon din ang nangyayari po dito sa minahan na ito. So, maliwanag po ito na violation ng Environmental Compliance Certificate. Meron din silang pananagutang kriminal sa dahilan po sa violation na ibinigay sa kanila na ECC. Parang backyard lang ito. Pero nakita ho natin sa video kung gaano kalaki, sabi ng PAOK, yung mga equipment na ginagamit nila, hindi po pang small scale yun, kundi open pit. Open pit mining, Mayor, ha? Mayor Moreno, hindi ko nabanggit sa inyo. Open pit mining po ito. Ibig sabihin, hindi ho sila bumubutas. Ang kanilang pagmimina ay mula sa ibabaw ng lupa. Hinuhukay ho nila. Large-scale mining talaga ito. Hindi small. Hindi maliit ho ito. Hindi maliit itong mining na ito, Mayor. Ha? Ni walang protective equipment, yung mga Chinese na nagtatrabaho dito. Ha? Yung iba, isa, napansin daw, nahihilo na eh. Okay. So, nakakulong na ho ngayon sa PAOK itong 11 mga Chinese na ito na nagtatrabaho po sa ating bansa na tourist visa lamang po. Ay nako, kabayan, sobra na hong pang-abuso ng mga incheck sa ating bansa. Ito pa, meron ng panibagong survey na kung saan sinurvey ho ang mga Pilipino ng Pulse Asia at karamihan po ng mga Pilipino, 73%, ay nagsabi na hindi nila iboboto o hindi nila susuportahan ang kandidato for national election, for national post, yung mga senador. Meron mga senador dyan na, kung saan ay kumakandidato pero pro-China. Ang sinasabi yun ng survey, pro-China at present and pro-China in the past.
So yung mga dati pa ng dating administrasyon na mga senador na ngayon na sumusuporta sa Chinese ay kasama sa survey. At yung pro-China at present, yung ngayon. Ha? Yung mga laban sa pro-China candidates ay pinakamataas ang respondents sa Visayas, Visayas Region, at 85%. Sinusundan po ito ng Metro Manila at 83%, at ang Mindanao 74%, at ang iba po ay sa Luzon at 65%. Yan, yun hong mga kandidato noon na opisyal na ngayon nanalo na, at yung mga kandidato ngayon na halatang-halata naman na sumusuporta sa mga Chinese, yan ang hindi iboboto ng mga Pilipino. Alas 8:33 ang ating oras. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! Ah, andito sa... Ah, okay. Ito yung ano, yung mga nagsampa sa ethics complaint nila labang kay Congressman Wilbert Lee. Congressman Wilbert Lee ng Agri Party List. Ito may mga malalaking tarpaulin sa EDSA hanggang doon sa highway, mga highways sa probinsya, ang lalaki ng tarpaulin niya. Ito, alamin natin, ang isa ho sa nagreklamo dito kay Wilbert Lee, dalawa sila, di ba? Si Congressman, sino ba? Stella Kimbo at saka si Congresswoman Angelica Natasha Ko, tama ba? Okay, alamin natin. Ang alam lang natin ay nang-agaw ito ng mikropono. Ha? Si Congressman Angelica Natasha Ko, Barangay Health Worker Party List. Maganda umaga po, Congresswoman. Good morning po. Good morning po, Kabayan, at sa lahat po na ating tagapakinig. Kwento nga nyo sa amin, no? Kasi nakita lang namin video, inung-agaw siya ng mikropono. Nagulat nga ako kami. Hindi gawa no, ng isang opisyal ng pamahalaan yun na mang-agaw ng mikropono ng isang congressman. Ano ba nangyari? Yan, yun. Bago nangyari ho yan, anong nangyari? Opo, actually gusto ko lang linawin, ang inireklamo po namin ay yung hindi po naman ang pag-agaw ng mic. Ay, pero ano kung ano po yung nangyari, bago po yun. Hindi po kasi nakikita sa camera, kaya correct. Hindi po maintindihan ng ilan sa atin kung ano po talaga ang inireklamo po natin. Bago po yan nangyari, no, tayo po ang budget sponsor ng Department of Health. Kasama ko po si Kong Stella Kimbo na nagde-defend during that time. I was interpellating with Congressman Paul Daza nung time po na yan, nung nangyari po yung insidente. Si Congressman Paul Daza yan nasa podium. Yes, opo. Ang okay. Nasa kabilang podium ay si Kong Paul Daza. Ang nasa kabila naman po ay ako po. Okay. At currently po, nung nangyayari yun, may interpellation pong nangyayari. So, nakita po namin, actually si Kong Stella talaga unang nakakita. No? Pero nakikita ko sa aking right side, si Kong Wilbert ay paparating papunta sa amin, parang galit. Ayun na nga po, pagdating niya sa amin, dinuduro niya kami, saying na kung hindi niyo ako pagsasalitain, manggugulo ako. Dinuduro kayo, dinuduro? Yes, opo. Okay. So talagang galit na galit siya. To which, sabi po ni Kong Stella, bakit kami ang nirereklamo mo? Kami ay budget sponsor lamang. So meaning to say, wala po kasi kaming, kumbaga budget sponsor lang kami, wala kaming karapatan para pigilan siya. Meron pong 9 na microphone sa plenary na libre, no? Actually, 9-2 kasi kami pong dalawa ay nagsasalita ni Kong Paul. So, meron pa pong 7 microphone na libre kung saan pwede naman siya magsalita. Ibig walang gumagamit? Wala pong gumagamit. Pwede niyang gamitin? Yes, that's right po. So, kumbaga, hindi naman kailangan reklamuhan kami. Kung kailangan niya magsalita, pwede po siyang gumamit sa isa sa doon po sa 7 microphone. Hindi niya ginawa yon.
hindi po niya ginawa. Pumunta po siya sa amin, galit po siya. At yun po, maraming, kumbaga, ako, akala ko talaga talagang may mangyayaring hindi maganda. To the point po na si Kong Stella ay umikot sa akin at nag-duck behind the podium. So, nagtago siya sa podium kasi po talagang napakalapit na sa amin. Kahit po ako na nagsasalita, hindi ko alam kung tatakbo ba ako o itutuloy ko yung interpellation kasi po talagang yung feeling na hindi po kami safe. Ganun po yung nangyari. Okay. But I would like to clarify na hindi mo naman po kami napano. Ang ilang alam ho natin protocol dyan, Congresswoman ko, kung may microphone, tumindig ka, taas mo ang kamay mo at magsalita ka kung anong gusto mong gawin. Kung anong gusto mong sabihin. Tama okay. po yan. Hindi niya, yes. hindi ginawa ni, ni Wilbert Lian. Hindi po. Oh, tapos ang ginawa niya, nang agaw siya ng microphone. Hindi po alam, yes, after nung incidente po sa amin, saka po siya pumunta doon kay Kong Paul Daza at inagaw niya yung microphone. So, ang sa amin po, bakit kaya kami ang naging ano ng kanyang galit, pero what, kami ay budget sponsor lang ng Department of Health. Kumbaga kung may galit siya sa Department of Health o sa PhilHealth, pwede po siya magsalita sa microphone or kung, you know, there are 7 microphones in the plenary. Dami. Bakit kaya kami ang pinuntahan niya at kailangan niya pa pong iduro-duro okay. sa oras na yan. Totoo ba nagbanta si Wilbert Lee nagagawa ng gulo kapag hindi siya pinayagang magsalita sa kabila ng lahat na may microphone yes, man nandun? Ganun nga po yung kanyang sinabi during that time. Kaya po, kung ang makikita lang po sa TV kasi is ang kalahati lang po ng aking face. So sa likod, hindi po nakikita ko yung gulo, yung mismong gulo. No? So hindi masyado maintindihan ng karamihan, although kakaiba na po yung kilos ko kasi humihingi na ako ng tulong sa ibang tao. Eh, tinulungan po, ba kayo ng ibang congressman? Ang ano po kasi is lahat nakaharap sa front, no? Sa towards the podium, podium where the speaker is speaking. No. Doon po lahat nakaharap eh. Usually po kapag ikaw ang nag-sponsor ng budget, ikaw ay nasa pinakalikod. Kung saan wala na po masyadong tao. So talagang halos wala pong nakakita except for a very very few. Hindi, nung mangagaw na ho ng microphone, hindi na maganda yon. Nasa kabila na po yon, sa kabilang side na po yon. Opo, pero galing makikita pa rin. Amin, pero pumunta na sa towards the right, nakita na po na nang agaw siya. Pero ito sa very quick incident, no, na kahit nakita po ng mga tao na nang agaw siya ng microphone, kumbaga wala na rin namang masyadong nagawa. Kinausap na po siya right after. Opo, pero buti, mabait pa itong si Paul Daza, si Congressman Paul Daza. Naging cool pa rin siya. Sa ibang congressman yun, baka sinapak siya. Opo. But again, what I would like to clarify... Diba nire-reklamo niya? Ang nire-reklamo po namin ay yung panduduro niya. At hindi, siya mismo. Si Wilbert Lee, anong nire-reklamo niya? Sa po kasi, meron siyang gustong kunin sa PhilHealth. Yung kanilang commitment na gawin na nung araw na iyon yung papalaki ng mga benefits para po sa mamamayan. So, of course, yung PhilHealth po, hindi kasi talaga nila kayang on that day mismo. Siyempre. Although meron po silang set na meeting 2 days after the deliberation. Pero yun nga po, na-frustrate siya kasi hindi po maibigay on that same day. Kaya nga, hindi naman, pwede naman bigay mo kaagad the same day. Siyempre, pag-aaralan nila yan. Mabuti. Opo, at may board meeting pa po. Siyempre, hindi lang po PhilHealth ang nakaupo dyan at marami pa pong iba. So, kaya po talaga hindi maibibigay yung commitment kundi 2 days after pa po. Nung agawin niyang microphone, hindi namin alam kung anong sinasabi niya. Anong sinasabi niya? Nung inagaw niya po, ay sinasabi niya lang na gusto niyang magsalita. Oh, ay sabi niyo ang daming microphone do sa nandoon walang gumagamit, ba't nang agaw pa siya? Opo, yun po ay that's the matter at hand po. At saka po nakapagsalita na rin siya kasi po kung maaalala natin, yung budget deliberations ng Department of Health,
nag-umpisa po siya nung Monday. Mm. Nakapagsalita na po siya. Nakapagsalita na pala eh. Per representative, meron pong 30 minutes na correct. Pwede pong okay. magtanong. Nagamit niya na po yung 30 minutes niya. This is the second day na po. So Wednesday po yung pangalawang araw ng deliberasyon. Kaya po rin hindi na sa pinagsasalita dahil according to the rule, isang beses lang ang pwedeng gamitin para opo, per opo. Representative. Alam niya yon. May protocol ho kayo dyan. Totoo ba yes. na binantaan kayo na magwawala ako kapag hindi niyo ako pinagsalita at sabay dinuduro kayo? Yes, opo. Yun po talaga ang inireklamo namin. Yun po ang laman ng aming complaint sa ethics. At siya ay tapos na na magtanong sa ng mga tanong, di ba? Tapos na siya. That's right. Tama po kayo. So, binigyan siya ng pagkakataon. Hindi siya nawala ng pagkakataon. Hindi po. Oh, ay, nagamit niya yung kanyang 30 minutes. Gusto niya lang pong umulit ng pagsasalita. Ay, nagpapaano na siguro ito. Iba na siguro ang ibig sabihin nito. But anyway, tuloy-tuloy na yung reklama niyo sa Ethics Committee. Opo, kahapon po nakapag-file po kami ni Congresswoman Stella Kimbo ng complaint sa ethics para lang din po hindi na maulit sa susunod ng mga ano ho ang laman ng inyong complaint Congresswoman ko? Nilalaman lang po noon yung kwento kung ano po yung nangyari during the incident at saka yung pandodoro niya. Yes, opo. Nakalaman po yan doon sa complaint. Whatever the ethics committee decides on, yun po ay susundin namin. Wala naman po kaming hinahabol na kailangang mangyari. Pero kumbaga po, parang as a report lang po ito at kung ano man po ang consequences at ang mapagdesisyonan ng committee, ay susundin naman po namin. Kumbaga, hindi naman kami nagde-demand ng kung ano man. Kailangan lang po naming ma-report po ito. Opo. Salamat po, Congresswoman, at good morning. Congresswoman, okay. Salamat po. Maraming salamat po, kabayan. Thank you. Nagpahayag si Congressman Wilbert Lee na iginagalang niya ang karapatang maghain ng ethics. Siyempre, pero iginit niya wala siyang intensyong saktan ang mga kapwa mambabatas. Aba, ay kung sinaktan mo ay ibang usapan na yon. At mga babae ang kaharap niya. Dinuro daw ho niya. Dinuro at sinabing pag hindi siya binigyan ng pagkakataon makapagsalita ay magwawala siya. Samantalang ang dami palang microphone doon na nakalatag, walang gumagamit. Nang agaw pa siya ng microphone. Anong ibig sabihin ho niyan? Baka alam na ho niyo, kakandidato siya. Yun ang balita ko sa pagkasenador. Ang apelido niya ay Lee, L-E-E. Bahala na kayo kabayan ha. 14 minuto bago mag-ikasyam. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan! Ito pa, si Connie Tino naman ay siyang head ng Central Luzon Truckers Director, Alliance of Concerned Truck Owners and Organization. Connie, magandang umaga sa'yo. Good morning! Magandang umaga, kabayan, tsaka sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Palagay ko ang inyong sasabihin ay tungkol na naman dito sa panibagong pagtaas ng rates, toll fee ng NLEX. Tama ba ako? Tama ka, kabayan. Magkano may ba? Bali, ang increase ay mula 302 magiging 418. Bumaki. So, 116 siya. Uh-huh. Mula C3 papuntang Santa Mesa. City mula papuntang Santa Mesa? So, ang balikan nito ay may madadagdag po na 232 pesos. 232? Ang dagdag? Ang laki ah. Opo, pagbalikan. Oo. Ano bang katwiran nila? Ang issue namin dito, kabayan, hindi po sila nagkonsulta sa mga stakeholders. Eh, pero never naman silang magkonsulta, di ba? At dapat po kasi, kabayan, tinatanong nila kung yung bang mga serbisyo na dapat binibigay po ng mga toll operators ay nasa-serve bago nila i-approve po yung increase. Mm. Kaya 5 piso lang po yan. It doesn't matter po yung laki ng i-increase. Kasi, ang ano dyan,
eto bang toll operators ba tumutupad ba sila sa mga kasunduan na magbibigay sila ng maayos na serbisyo? Kahapon lang kabayan, galing ako ng San Fernando. Pagdaan ko doon sa San Fernando exit, binasa naman yung aking RFID. Pagdating ko ng Pulilan, dapat ang magiging charge lang sa akin nasa 60 pesos lang. Ang laman ng RFID ko nasa 500 mahigit. Pero ang lumalabas, insufficient load ako. Ibig sabihin, kung nag-load ako ng sobra pa dun sa 500, say nag-load ako ng 750 or 1,000, baka higit pa dun sa 500 ang kinaltas sa akin. Charge ako ng mas mataas pa dun sa natitirang load ko. So kung nakaltas na yung kabayan, anong gagawin ko? Anong mangyayari sa akin? Paano ako hahabol? Oo. Mahahabol ko pa ba sila? Mahahabol mo, pero magtatrabaho ka para habulin. Ang ibig ko sabihin, dapat hindi mangyari yun. Mm-hmm. Parang pagnanakaw na rin yun eh. Yun na lang kasi kabayan ang ini-issue natin. Bakit parang ang Toll Regulatory Board ay gobyerno siya na dapat po ang pinangangalagaan po niya ay kapakanan ng karaniwang motorista. Pero napansin ko sa TRB, approve lang sila na approve eh. Opo, dapat po kasi bago po sila mag-approve, tanungin po nila, mag-consulta po nun sila. Kung yung bang mga dating issues natin ay naayos na, yung mga pumapalyang RFID, yung mga kalsada nilang lubak-lubak, yung traffic, yung load na yung kalsadang pag habang tumatakbo ka ay biglang umaalon, angat yung sasakyan mo. Marami yan. Tapos, very recent nilang kabayan, last August, doon po sa Esitex, meron pong part doon, yung malapit na sa dulo, papuntang Subic. Talagang pag umulan doon kabayan, ang truck, hindi na siya pwedeng tumakbo hanggang 10 kilometers per hour na lang ang pwede niyang itakbo or else madudulas po siya, mahuhulog siya. Bakit? So ang nangyari po doon, parang ang interview ko sa mga driver, parang hindi bababa sa 10 truck na raw ang nahulog doon. Ay bakit nga? Mapababa siya, tapos madulas siya. So, kapag ka medyo binilisan mo ng konti, gawin mong 30 yung takbo mo, mahuhulog ka doon. So, ang problema mo naman kung sobrang babagal ka, di ba si Toll Regulatory Board, meron siyang in-impose na speed limit na minimum na 60 km/h. Oh. Paano yung kabayan kung may kasunod ka, may nakasunod sa'yo, hindi niya alam na mabagal yung truck, nakasunod ka doon, di sasalpok yung sasakyan doon sa truck. Ay, bakit madulas? Dahil umuulan. Yun lang pong area na yun. Yun ang area na yun na madulas. Marami nang naa-aksidente. Bakit pero kaya madulas? Anong meron? Hindi. Medyo pababa siya, pero wala po silang nilalagay na signage despite the fact na sobrang dami na nang nahulog doon. Uh-huh. So dapat siguro may gawin sila doon para hindi na maulit yon. And yet, kapag may aksidente, infrastructure nila ang nagka-problema, pero sisingilin ka nila kasi nakadamage babayaran ka. Mo yung services ng crane nila. Magkano ang bayad ng crane? Ah, may bayad pala yun. So, kawawa si truck owner. Ah, may bayad pala yun pag pumunta sila. Pagka ginamit kahit towing, wala naman pong libre sa kanila. Hindi pala. Kala ko naman ay servisyo nila yun. Yun pala ay may bayad. May bayad ka ba yan? Lahat pati towing, may bayad lahat. Ah, okay. Sa akala mo, papansinin ng NLEX ang inyong reklamo? Dapat lang po napansinin nila kasi ang dami na pong nagre-reklamo mga miyembro po namin eh. Ang sinasabi ng NLEX ay sila daw ay parang naghanda ng 12 billion pesos para sa capital expenditure, ang CAPEX po nila. In fairness naman kabayan, yung kalsada dito sa Tabang, may mga repairs na silang ginagawa. Ah, okay. Oo. So pero yung issue pa rin nila ng RFID nila. Yung binabaha. Na nag-aaway yung, kumbaga, binasa, tapos pagdating mo doon sa kabila, biglang mawawala yung load mo. Ang hirap nun kasi ang mahal na nga ng toll, tapos mananakawang papanalood. Magre-reklamo ka eh. Ako, trabaho yung magre-reklamo ka pa. Lalo na yun kabayan kapag truck. Kasi class 3 yan. Triple flip mo yung presyo niyan. Mm-hmm.
Ay, nako. Kaya talagang marami sa mga miyembro natin, hindi na gumagamit ng RFID, nagka-cash na lang sila. But kasi... Diba, gagawin nila yung no cash, no entry? Ano? Yun no nga, RFID, kabayan, no entry? Oo. Gusto nila cashless, pero ang problema hanggang ngayon. Di pa nga. Yung ako, nila naisasaayos. Na-experience ko dyan, pagkapasok namin, gumana, umangat yung ano. Pero pag nung palabas na kami ay hindi na gumana, kailangan gamitin yung card. O ay pareho lang naman yun. Saka ano? Po hindi niya ma-detect kung saan ka pumasok. Kahit na binasa ka kung saan ka pumasok, hindi niya na-detect. So macha-charge ka dun sa farthest na pinanggalingan sa dulo. So yung pinakamahal. Yun. Yun ang isa-charge niya. Sana ayusin Mr. Manny Pangilinan. Salamat sa iyo. Connie, ha? Thank you. Sige kabayan, maraming salamat. Connie Tino, Central Zone Truckers Director, Alliance of Concerned Truck Owners and Organization of Act 2. Ito, may si Melesio. Sabi niya, kabayan, good morning. Nanawagan po ako sa San Miguel Corporation na pakiayos ang SLEX Calamba. Sila nag-ooperate niyan eh. SLEX Calamba to PhilInvest Northbound. Ang daming napiperwisong motorista dahil sa mga bakal na nakausli. Ay, ganon. Delikado nga yun. Ba't may mga bakal na nakausli dyan? Ay, nako. San Miguel Corporation daw sa SLEX. 6 minutes bago mag-ikasyam. Si Christian Yosores ay nandun po sa pagbubukas ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC. Christian, good morning. Good morning, kabayan. Maikibahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa opening ceremony ng 2024 Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction dito sa PICC ngayong umaga. Layunin ng pagtitipon na magsilbing plataforma para sa pagtataguyod ng koordinasyon at pagtutulungan sa implementasyon ng isang kasunduan sa pagitan ng mga bansa para mabawasan ang mga banda dulo sa mga kalamidad sa buhay, kabuhayan, kalusugan, ekonomiya at komunidad ng mga bansa. Kagabi nang humarap sa courtesy call at ministerial dinner sa palasyo ang mga delegado ng conference. Samantala, kabayan, kinumpir naman ngayon ni Pangulong Marcos Jr. ang pagdawad ng pardon ng Pangulo ng United Arab Emirates sa 143 Pilipino na naharap sa iba't ibang kaso sa UAE. Binanggit ng Pangulo ang magandang balita matapos makipag-usap sa telepono sa Pangulo ng UAE. Nagpasalamat din si Marcos Jr. sa Pangulo ng UAE dahil malaking kaginhawaan sa pamilya ng mga Pilipino ang iginawad na pardon. Nagpasalamat din ang Pangulo sa ipinadalang humanitarian aid ng UAE sa bansa kasunod ng mga nagdaang bagyo at baha dito sa Pilipinas. Kaservisyo mo sa Pasay, Christian Yosores para sa Teleradio Serviso at Radio 630. Wala na pala eh. Thank you, Christian Yosores, nagbabalita at nagseservisyo mula sa PICC. Ito pa mga reklamo dito eh. Ito mga tanong sa NLEX. Naayos na ba ang sistema ng pag-iisa ng account load para sa NLEX? At oh nga, ba't dalawa pa ano? Ang daming perwisyo ito. Nako, Mr. President, baka gusto nun yung pakialma na ito. Ito ay proyekto ng dati nyo, ng ama nyo. Diba? Diba sila napagawa ito? Ang Marcos Senior, itong LS at saka SLEX. Eh, ang laki ng pakinabang, ang laki ng tubo dito eh. Ang toll operators ay cash. Kasi ito ha, bawat pasok natin dyan ay cash. Hindi pa nga na tayo pumapasok eh. Bayad na eh, diba? Bayad na eh. Oh, and ay saayos na ba ninyo ang kalsadang animoy dagat na may alon-alon? Kung hindi man ay patsi-patsi ang aspalto. Ay, nako. Expressway yan. Ha? Dapat maganda ho yan. Hindi maikukumpara sa mga pangkarinewang highway. O, sabi pa, yung dinadaan lang nila tayo sa di pagpansin sa lahat ng mga problema sa pagpapatakbo nila sa kanilang prangkisa at isasaksak na lang sa ating kung ano ang gusto nilang gawin. O nga, wala silang aksyon. Kaya nga sabi ko kanina, pakikinggan kaya ang reklamo nila. Eto, maingay pa naman ang eleksyon ngayon. O mga kandidato, baka gusto nyo gawing issue ito. Kapakanan ng karaniwang tao at motorista dapat munang asikasuhin. Na? Eto daw mga operators na patuloy na yumayaman, mga toll operators, dahil cash ang binabayad po ng mamamayan sa toll fee. Ano ito? Ay, Jesus Mario.
May papalo lang ko kami kay Mayor Jennifer Cruz ng Pola Oriental Mindoro. Mayor, magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, kabayan, sir. Tama ho ba na may isang bata ang namatay dito sa isang grupo na nalunod habang naliligo dyan sa kabilang ibayo? Tama ho ba yon? Opo, yung magkakaibigan po na taga DYC, 60 mga bata yon, naligo po sila doon sa kabilang ibayo natin. At sa kasamaang palad po, isa ang nasawi. Pero okay na po yung 5 na nakabataan po natin na naligo doon. Okay. Ay, paano ho ba nangyari? Bakit for the first time yata nakabalita ako na ganyang may nalunod dyan? Yun nga po. Eh, kasi ang ano po, yung mga bata, hindi nila alam na kantilado po kasi yung lugar na yun. Kantilado, yung biglang lalim. Tapong lumalalim, hindi alam ng mga bata. Kantilado ba ang kabilang ibayo? Opo, doon po malapit po yun sa nagtatagpo na ilog at dagat natin. Sa yung tapat ng yun dating palengke. Doon, opo, sa may palengke. Oo. Hindi po natin yung pinapaliguan, kabayan. Nagkataon po na wala po yung nagbabantay doon. And, may signboard doon ba doon? May signboard? May signboard naman po tayo doon. Baka hindi nabasa ng mga bata. So yun po, dumire-diretso po sila doon sa palayo ng palayo. Hindi nila alam na palalim naman po yung pagdating sa may gitna. May current doon? Malakas ang current doon? Opo, malakas ang current po doon. Kaya sabi natin, matagal na po natin pinagbabawal ang paliligo doon sa tabi ng tulay. Oo, okay. Opo. Sinong kasama ng mga bata? May kasama ba silang matanda? Hindi po, 6 po silang magkakasama na bata. Puro bata po sila, taga DYC po sa ating school doon sa may Maluanluan. Oo. Nagkataan lang po talaga na pumunta sila doon. Dapat sa ilog yata sila maliligo. Biglang may nagsabi po sa kanila na, oh, doon na tayo sa dagat, sa ilog, sa kabilang bayo. Dayo ito mga ito. Opo. Ayun, dayo. So, hindi dayo nila alam yung ano, yung may kantilado doon. Kantilado. Ayun. So, nangahas po kasi mga bata, malilikot, oo. May mga ganun. Hindi nasagip itong namatay? Hindi po kasi mabilis po kasi ang pangyayari. Okay. Anong oras? Sobrang patang po talaga na nalunod siya kasi alam niyo naman po, konti lang talaga, ilang minutes lang. Pag hindi ka nakahinga, talagang patay yung bata. Anong oras ba nangyari? Around po mga 7 or 8 o'clock po ng umaga yon. Ang aga pala, aga. Oo. Ay sige, aga lagyan na lang siguro natin ng signboard doon lugar na bawal maligo sa natural lugar. Opo po, pinabantay na rin po natin sa mga bantay dagat. Oo. Para wala nang susunod. Ano po? Sana wala na pong mangyaring ganito. Oo. Ay yung ibang mga... Yung iba, ano, sa napunta? Okay na po, nakauwi na po yung nakauwi mga sila. Bata. Yung... Okay. Opo, okay. Mayor, maraming salamat sa iyo. Ha? Good morning. Kapayan, opo. Alam ba yung kantilado? Yung biglang bababaw na ganyan, biglang lalalim. Ay pag hindi ka sanay, malulunod ka talaga. Pero nung kami naliligo nun eh. Nakahubutubad pa nga kami. Nung mga bata pa kami. Hubutubad kami. Kasi yung kabilang ibayo, dati wala pa mga tao yan. Wala. New ganyan eh. Maganda maligo dyan. Dyan kami namumukot. Yung nanguhuli ng isda, yung malaking lambat. O, dyan kami naliligo. Alam namin kantilado yan, pero gusto namin kantilado eh, malalim. Hubutubad nga kami. Naliligo kami na hubutubad. Ha? Hindi pa kami ano nun. Mamaya na lang. Antabayanan nyo ang ating mga nagbabagang balita! Radyo sa Istreta! Narito muna ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, October 15, 2024. Malacañang, hindi daw ibibigay sa International Criminal Court o ICC ang kopya ng investigasyon ng Quad Committee sa War on Drugs. Pilipinas hindi rin babalik bilang miyembro ng ICC. Dalawang barko ng Pilipinas binangga ng barkong pangisda ng China sa Pag-asa Island. Department of National Defense naniniwalang hindi tutulong ang China sa pagbuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Karamihan ng mga botante na Pilipino hindi iboboto mga kandidatong
panig sa China at maraming Pilipino wala ring tiwala sa China bilang partner ng Pilipinas. Apat kabilang ang isang pulis ang kinasuhan kaugnay sa pananambang sa board member at driver nito sa Bulacan. Mag-ama patay matapos pagbabarilin at gilitan sa Abra. Binatilyo naman patay din matapos martilyuhin ng sariling kapatid sa General Santos City. Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Samantala, ibinasura ng Malacanang ang panawagang ibigay sa ICC o International Criminal Court ang kopya ng investigasyon ng Quad Committee ng House of Representatives sa War on Drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan din sa Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nababalik ang Pilipinas bilang membro ng ICC. Nauna nang iginiit ni ICC Assistant to Counsel Christina Conti na makatutulong sa investigasyon ng ICC ang testimonya ni na dating PCSO General Manager Royena Garma at ang self-confessed na drug lord na si Kerwin Espinosa. Idinawit ni Garma sina dating Pangulong Duterte at Senador Bongo ang kanyang tao sa sinasabing extrajudicial killings at reward system sa war on drugs. Binunyag din ni Espinosa na pinilit siya ni Senador Ronald De La Rosa na idawit sa illegal na droga si dating Senador Laila De Lima at negosyanteng si Peter Lim. Naniniwala rin sa Espinosa na iniutos ni dating Pangulong Duterte ang pagpatay sa kanyang ama na si Alvera Leyte Mayor Rolando Espinosa habang nakakulong sa Leyte Sub-Provincial Jail noong 2016. Nangako naman si DILG Secretary John Vicrimulya na pananagutin ang mga mapapatunayang sangkot sa sinasabing patayan sa war on drugs. Nauna nang hinamon ng mga dating PNP chief na linawin ang naging papel sa kampanya sa susunod na linggo na saang ilalabas ng Quad Committee ang partial report sa investigasyon sa war on drugs. Suportado naman ng Malacanang ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo labang kay nating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo na iniuugnay din sa mga sinasabing patayan sa war on drugs. Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinaubay nila sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso labang kay Leonardo. Nauna nang idinawit si Leonardo sa pagpatay kay dating PCSO board member Secretary Wesley Barayuga noong 2020, gendi sa pagpatay sa tatlong bilanggong Chinese na drug lord sa loob ng Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang resignation ni Leonardo bilang NAPOLCOM Commissioner na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2022. Naniniwala rin ang ilang kongresista na ibubunyag na ni Leonardo ang mga nalalaman sa war on drugs sa susunod na pagdinig ng Quad Committee. Itinanggi naman ni Senator Bongo ang sinasabing reward system sa war on drugs ng kanyang boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng testimonya ni dating PCSO General Manager Royena Garma na nakatatanggap ng 20,000 piso hanggang 1 milyong piso ang mga pulis sa bawat mapapatay o mahuhuli na drug personality sa ilalim ng kampanya. Naniniwala si Senador Bongo na taktika lang ito ni Garma para iliis ang atensyon ng publiko matapos masangkot sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Binatikos din ng senador ang mga politiko na dating suportado ng war on drugs pero ngayon ay kabilang na sa kumikwestiyon sa kampanya. Bukas naman si Senador Bongo na humarap sa pagdinig ng Quad Committee pero may pero siya. Pero haharap siya pero merong iginiit naman na merong interparliamentary courtesy. Eh di wala rin. Pinag-aaralan na ngayon ni Senator Go na maghain ng resolusyon sa Senado na layong magsagawa ng kaparehong investigasyon sa war on drugs katulad ng pagdinig sa Quad Committee. Tinutugis na ang mga dayuhang financier ng mga pogo sa Pilipinas. Itinuturing na mas mataas ang posisyon ng mga financier kumpara sa
Chinese na tinaguriang godfather ng mga Pogo na si Liu Dong. Sinabi ni PAOK spokesman Winston Casio na kabilang sa tinutugis ang apat na Chinese at Malaysian na patuloy nagpopondo sa mga Pogo sa kabila ng utos ni Pangulong Marcos na total ban o pagbabawal sa lahat ng Pogo sa bansa. Sinasabing nagpapatayo ang mga financier ng bagong poguan kung saan lumipat ang mga tauhan ng mga sinalakay na at pinasarang Pogo Hub. May nakatalaga ring boss ng mga Pogo sa bawat rehiyon ng Pilipinas kabilang na si Go Waping na dating alkalde naman ng Bamban, Tarlac. Posibleng isa ilalim naman sa Witness Protection Program ang testigong nagbunyag sa koneksyon ni Go Waping sa Chinese na tinaguriang godfather ng mga Pogo sa Pilipinas. Kinilala ang testigo ni si Alice Go bilang Madam Wu na sinasabing nagre-report at nakatatanggap ng pera mula sa Chinese na si Liu Dong na itinuturong big boss ng illegal na Pogo Pogo Hub sa bayan ng Porac, Pampanga na Lucky South 99. Sinasabing si Liu Dong ang nagbigay ng pondo para may patayo ang Pogo Hub na Hongxing Gaming sa Baofo Land Compound sa bayan ng Bamban kung saan dating incorporator si Alice Go o Go Waping. Naharap si Go Waping sa kasong graft at qualified human trafficking na walang pensa, gayon din ang reklamong tax evasion, money laundering at perjury sa Department of Justice. Pinaniniwalaan naman na nakaalis na ng Pilipinas ang misis ni dating presidential spokesman Harry Roque na si Myla Roque. Sinabi ni Laguna Congressman Dan Fernandez na maaring nasa Singapore o Malaysia si Myla Roque na ipinakontempt at ipinaresto ng Quad Committee dahil sa sunod-sunod na pag-snab sa pagdinig. Nauna nang iginiit ni Myla Roque na isinumitin niyang dokumentong hinihingi ng committee tulad ng kanyang medical document. Pero ayon kay Congressman Fernandez, prescription lang ng personal doctor ang sinumiting dokumento ni Myla sa halip na medical certificate mula sa ospital. Kasuhan din yung doktor. Pwede rin imbestigahan yun. Sino bang doktor yun? Naniniwalang kongresista na gumagawa lang ng dahilan si Myla Roque para hindi dumalo sa pagdinig at hindi makwestiyon sa kanyang partisipasyon sa lease agreement sa puganteng Chinese na nahuli sa kanilang bahay sa Pine Woods Golf and Country Club sa bayan ng Tuba sa Benguet. Natuklasang IT expert ang Chinese na nagtago matapos salakayin ang Pogo Hub sa Porac, Pampanga na Lucky South 99. Patuloy din tinutugis si Harry Roque na tinuturing ng pugante ng House of Representatives matapos ipakontempt dahil sa pagtangging isumiti ang SALN simula pa noong 2016 hanggang 2022 nang siya ay spokesman pa ni Pangulong Duterte. Hiniling naman sa Pasig Regional Trial Court na payagan si Pastor Apollo Quiboloy na humarap sa pagdinig ng Senado sa October 23. Sa sulat ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations, hiniling ding paharapin sa pagdinig ang mga kapwa akusado ni Quiboloy na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Silvia Semanyes. Nakadagdang talakay ng committee ang mga reklamo na pang-abuso labang kay Kingdom of Jesus Christ at leader nitong si Quiboloy, the Son of God, na naharap sa kasong child abuse at sexual abuse sa Quezon City Regional Trial Court at qualified human trafficking na walang pensa sa Pasig Regional Trial Court. Ibinasura na ang kasong administratibo labang kay dating Health Secretary Francisco Duque kaugnay ng sinasabing maanomalyang paglilipat ng mahigit 40 bilyong piso na pondo ng Department of Health sa PSDBM nung kasagsagan ng pandemya. Hindi daw maaaring ituloy ang kasong grave misconduct at gross neglect of duty dahil natapos na ang termino ni Duque noong 2022 habang isinampa ang reklamo noong 2023. Pero meron pa rin kakaharapin kasong graft sa Sandigan Bayan si Duque
at dating PSDBM Executive Director Lloyd Christopher Lau, kaugnay pa rin ang sinasabing anomalya na paglilipat ng pera ng bayan ng DOH. Nauna nang iginiit ng ombudsman na bumagal ang proseso ng pagbili ng medical supplies dahil sa paglilipat ng pondo sa PSDBM. Naniningil din ang PSDBM ng 4% ng service fee para sa pagbili ng medical supplies na nagkakahalaga ng 1.6 billion pesos na pera ng bayan. Naaresto si Lau sa Davao City noong September 18 pero agad nakalaya matapos maglagat ng 60,000 pisong piyensa. Nandito pa kaya ito din? Yun ang magalaking tanong dito. Nandito pa kaya si Lau sa Pilipinas? Sinampahan naman ng ethics complaint si Agri-Party List Representative Wilbert Lee dahil sa masamang asal sa deliberasyon ng House of Representatives sa halos 300 bilyong piso na panukalang budget ng Department of Health sa susunod na taon. Nagmosyon si House Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa na tapusin na ang pagdinig dahil wala namang ibang kongresista na gustong magtanong pa dahil nandun naman yung microphone, nagkalat. Pero biglang lumapit pa sinadya ni Congressman Wilbert Lee at inago pa ang mikropono para pigilan ang pagsuspindi sa pagdinig. Sinasabing nang agaw ng mikropono si Lee kahit may 7 iba pang mikropono na hindi ginagamit at nandun nakakalat. Ayon sa complaint na Marikina Congresswoman Stella Kimbo at BHW Party List Representative Angelica Natasha Ko na nilapitan sila ni Congressman Lee at nagbantang gagawa ng gulo kapag hindi pinayagang magsalita. Dinuro pa sila. Babae yung dinuro po ni Wilbert Lee. Nagtataka naman si Congresswoman Ko kung bakit sila ang pinag-initan ni Lee kung galit ito sa PhilHealth. Sa pahayag, iginit ni Congressman Lee ni Wilbert Lee na wala siyang intensyong saktan ang mga kapwa mambabatas. Buti na lang. Binangga naman ng barkong pangisda ng China ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Pag-asa Island. October 11, nagpapatrolya ang barko ng BFAR na BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday ng harangin ng barkong pangisda ng China. Binangga ng barko ang starboard side ng BRP Dato Cabaylo na nagdulot ng pinsala. Pero matagumpay pa rin nakapag-patrolya at nakadaong ang mga barko ng BFAR sa Pag-asa Sheltered Port. Noong October 8, hinundan din at binomba pa ng water cannon ng mga barko ng China ang dalawang barko ng BFAR na nagsasagawa naman ng resupply mission sa Bao de Masinloc. Duda si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tutulong naman ang China sa pagbuo ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. Nauna nang nanawagan si Pangulong Marcos sa ASEAN at China na madaliin ang pagsasapinal ng Code of Conduct o dokumento na nagbabalangkas kung paano dapat resolbahin ang issue sa West Philippine Sea. Hindi naman iboboto ng karamihan ng mga Pilipino ang mga kandidato sa pagka-senador na pro-China o halatang pro-China. Sa survey ng Pulse Asia, noong Setyembre, 73% ng respondents ang nagsabing hindi nila susuportahan ang mga kandidatong pumapabor sa China noon at ngayon. Lumabas din sa survey na 1% lang ng mga Pilipino ang nagsabing mapagkakatiwalaan ang China. 1%? 1%? Parang wala rin. Pinagkakatiwalaan naman na partner ng Pilipinas ay ang Amerika na sinundan ng Japan at Canada. Sa survey naman ng Okta Research Group, tumaas ng 38% ang nagsabing sila ay pro-Marcos mula sa 36% noong July. Bumaba naman ng 15% ang pro-Duterte mula sa 16%. Baka nagising na.
Kinasuhan na ang isang pulis at tatlong kasabwat na sangkot sa pananambang sa presidente ng Association of Barangay Captains at driver nito sa Malolo City, Bulacan. October 3, sakay ng SUV si board member Ramil Capistrano at driver na si Cedric Suarez ng pagbabarilin mga suspect sa Barangay Ligas. Nawasak din ang SUV matapos bumangga naman sa gate ng isang bahay. Naharap sa kasong dalawang kaso ng murder si Police Staff Sergeant Ulysses Bernal Pascual na nakatalaga sa Campo Crame. Ganyan din ang pinsan nito na si Cesar Gallardo Jr. at dalawa pang hindi pinangalan ng suspect. Natukoy mga suspect base sa mga kopya ng CCTV at testimonya ng tatlong testigo. Nag-alok na ang lokal na pamahalaan ng 500,000 pisong pabuya para maaresto mga suspect. Wala pang alam kung ano ang motibo ng naturang pagpatay. Sa Abra, natagpuan ng bangkay ng mag-amang Alex at Richard Boreta sa isang damuhan sa bayan ng Likuan, Baay. Natuklasang may mga tama ng bala, ginilitan at may packaging tape sa bibig ang mga biktima. Hininalang tinapon lang sa lugar ang mga bangkay dahil na-recover ang sinakyang motorsiklo ng mga biktima sa bayan ng Pidigan. Sa General Santos City naman, patay ang 16 na taong gulang na binatilyo matapos paluin ng martilyo ang sariling kapatid sa barangay Fatima. Agad na matay ang biktima dahil sa tinamong sugat sa ulo, habang komatos din ang kanyang 53 taong gulang na ina matapos ding martilyuhin ng suspect. Pinag-aaralan pa kung sasampahan ng kasong parricide ang suspect na sinasabing may deprensya sa utak. Tinig Balita. Habang naiyak, ito ang kataga niya. Gagawin namin ang lahat para makamit ang katarungan o hustisya. Yan ang emosyonal na pangako ng self-confessed na drug lord na si Kerwin Espinosa para sa amang si dating Albera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Napatay si Mayor Espinosa sa sinasabing inkwento habang nakakulong habang nasa loob ng bilangguan sa Leyte Sub-Provincial Jail noong 2016. Nakipagbarilan daw sa mga pulis. Naniniwala si Kerwin Espinosa na posibleng pinag-utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpatay sa kanyang ama dahil hindi nila suportado si Pangulong Duterte, yun sabi ni Kerwin. Nangako si Kerwin na gagawin ang lahat para makamit ang katarungan o hustisya sa pagkamatay ng kanyang daddy. Narito ang emosyonal na pahayag ni Kerwin Espinosa. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay daddy, ang mensahe ko sa daddy ko, di, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Yun po ang naiiyak na si Kerwin Espinosa sa kanyang mensahe sa kanyang daddy na pinatay sa loob mismo ng bilangguan sa Leyte
sub-provincial jail noong 2016. Tinig Balita. Balita Kataka. Naaresto ang isang babaeng pulis. Ang suspect naman na pumatay sa kanyang ama sa Brazil matapos ang mahigit 25 taon. Yung anak ang nakahuli. 1999, binaril ng suspect ang biktimang si Gebaldo Vicente dahil lamang sa halos 2,000 piso na utang. Nangyari po ang krimen noong 9 na taong gulang pa lamang ang panganay na anak, ito yung pulis ngayon, ng biktima na si Jesslaini. Nagsikap ngayon si Jesslaini hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo at naging abogado pa. Noong 2022, naging pulis si Jesslaini o gusto niya maging pulis para maimbestigahan ang kaso sa pagpatay sa kanyang ama hanggang sa maaresto na nga niya ang suspect na nagtatago sa isang farm. Ba, parang si Guwaping to. Para kay Jesslaini, natupad na niya ang pangakong makakamit ang hustisya sa pagkamatay ng ama kahit inabot ng mahigit 20 taon. Ba, para pa rin si Kerwin, ano? At yan po ang ating balit. Taka-taka-taka-taka-taka. Balitaka-taka. At yan naman ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Serbisyo at sa palatuntunang kabayan. 26 na minuto, 10 segundo makalipas ang ikasyam. Sumumpang maglilingkod sa bayan. Narito muli ang inyong kabayan, si Noli De Castro. Nangunguna. Si Nico Bagsik. Namalengke naman sa Kamaning Market. Nico, good morning. Magandang umaga, kabayan. Mukhang makakatipid ang mga bagong sweldo ngayong araw dahil bumaba ang presyo ng bigas dito sa Kamuning Market. Yung premium rice, kabayan, 2 piso kada kilo ang binaba ngayong araw dahil naglalaro na lamang ito ng 50 hanggang 55 pesos ang kada kilo. Mayroon pa din ditong well-milled rice na nasa 48 pesos ang kada kilo. At yung special rice naman naglalaro sa 58 hanggang 63 pesos ang kada kilo. Ayon sa mga nagtitinda ng bigas dito sa Kamuning Market, 80 pesos ang binaba kada kaban sa delivery nila kahapon. Sa presyo naman ng karneng kabayan, tumaas ito ng 10 piso mula nung nakaraang linggo dahil ang buong manok o yung dressed chicken ay nasa 210 pesos na ang kada kilo. Yung choice cuts naman ay nasa 220 pesos ang kada kilo. 10 piso rin ang tinaas sa presyo ng karneng baboy. Ang pigi ay nasa 360 pesos ang kada kilo at ang liyempo naman ay nasa 380 pesos ang kada kilo. Walang paggalaw, kabayan, sa presyo ng isda. Ang bangus ay nananatili sa 200 hanggang 220 pesos ang kada kilo, depende sa laki nito. Yung tilapia naman, 160 pesos ang kada kilo. Pero good news dahil bumaba din ang presyo ng dalunggong. Kung dati-rati ay nasa 290, ang presyo nito ngayon ay nasa 240 na lang ang kada kilo. Sa presyo naman ng mga gulay, kabayan, wala namang pagbabago ang karamihan. Pero ang tumaas lamang, itong sitaw na nasa 40 pesos na ang kada bundle. Dating 35 pesos lamang yan. Yung kamatis, dating 70 pesos ang kada kilo. Ngayon ay 100 piso na ang kada kilo. Ang carrots ay nasa 140 pesos ang kada kilo. At ang repolyo, doble ang tinaas. Dati 50 pesos, ngayon ay nasa 100 piso na ang kada kilo. Yan ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin dito sa Kamuning Market Kaservisyo mo sa Quezon City. Nico Bagsik para sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa East 30. Thank you, Nico. Sabi ni Julius sa... Bangalando, good morning, kabayan. Mukhang pinagkakitaan na tayo ng mga illegal na Chinese dito sa sarili nating bayan. Kaya tama yan, ginagawa ni Senator Risa na imbestigahan ang mga illegal nilang gawain, lalo na ang illegal na pogo. Salamat, kabayan. Pag meron kayong alam, i-report ka agad nyo. Si Caloy Torres, sa buong Pilipinas may mga LGU na nakaupong kagawad bukal hanggang sa gobernador na may lahing Chinese, kaya ang pagiging pro-China sa kanila ay hindi maiwasan dahil kahit sabihin na pusong Pinoy na sila
o pinanganak sa Pilipinas, hindi pa rin maitatanggi na dugong Chinese pa rin ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. At may mga negosyante pong Chinese na ang kanilang puhunan ay galing po sa China. Kabayan, sabi ni Joby, meron pong mga Chinese dito sa J&F Mall sa Gubat, Sorsogon. Walang kasiguruhan kung dokumentado mga ito. Hindi marunong mag-Pilipino, Pilipit pang mag-Tagalog. Sa Divisoria din, ganun din sa Divisoria, meron din. Sabi ni Gemma, good job kabayan. Huwag po ninyong bibitawan ang kwento, palusot lang ni Mayor yan. Nauutal eh, pilit lumulusot. Ayun. Si Melanie Calau, good morning po. Grabe po ang mayor ng Paracale. Ang lalaki ng mga equipment, hindi niya napansin? Ha? Mga mamamayan ng Paracale, piliin niyo ang inyong boboto. Sabi ng iba dito, kami rin, hindi rin kami boboto sa mga pro-China na mga kandidato. Ay, gawin natin ang karapat-dapat po ha, para sa ganun ay ang ating bansa ay hindi laging nahuhuli. Anong ginagawa nito dito? Kala nyo kailan marunong yan? Oh, balita patan! Sa pamagitan ni Ginoong Peter Musngay at ni Binibining Rical Lasso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye na siyempre, pansigaw natin araw-araw. I love you, kabayan! I love you! I love you, kabayan. I love you. Kabayan, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan.